Asa na kaya yung utusan kong bumiling dog food? Pabili ako ng holistic puppy. Kasi nga naubusan na ng dog food yung alaga kong aso. Hinihintay ko dumating, medyo malakas yung ulan eh. Oh, masa na yung pinagli ko. Naubusan na ng snack. Bahala ang ilaw. Kailan daw sila magkaka-stack? Sige, pasok na doon. Kailangan ko na. May bayan yung pera. Lagay mo dyan sa ibabaw. Sabi ko sa inyo eh, busa naman yung stock eh. Yan ang mahirap sa inyo. Hi everyone! So welcome back guys dito sa aking YouTube channel. So my name is Jan. At ito nga pala si Chumpy. Ayan na mag-7 months old na siya. At ngayong video guys, for today's video, pag-usapan natin kung paano nga ba mag-switch ng dog food. For example, eh gusto niyo nang palitan yung dog food niyo kasi nakahanap kayo ng mas maganda yung quality pero mura. So ito naman yung pag-uusapan natin. Paano niyo nga ba yung gagawin yung pag-switch sa tamang proseso? So yun yung i-share ko sa inyo kasi hindi naman kayo pwede basta-basta mag-switch ng kung ano lang yung gusto niyo ipakain sa aso niyo kasi maapektuhan yung mga alaga niyo. So lalong-lalo na sa digestion niya, sa chin niya, baka hindi naman niya magustuhan. So meron tayong kailangan gawin na step para makapag-switch yung aso niyo ng dog food na hindi siya maapektuhan. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! So, pag-uusapan nga natin for today's video is paano nga ba kayo mag-switch ng dog food sa ibang brand ng dog food. So, unang-una guys, meron tong step by step, hindi kayo pwede mag-switch agad-agad. So, ito muna ang unahin natin is kailangan guys, unti-untiin nyo yung pagpapakain ng panibagong dog food sa mga alaga nyong aso. Kung yung mga old dog food nyo na pinapakain sa mga aso nyo, isahaluan nyo lang ng paunti-unti. Huwag nyo bibiglain na 100% yung pagbibigay ng dog food na bago sa mga alaga nyong aso. Kasi nga baka hindi pa sana yung sikmura nila sa bago. So ang gagawin nyo lang is yung original na pinapakain nyo, hahaluan nyo lang muna ng 1/4 ng panibagong dog food para hindi mabigla yung tiyan ng mga aso nyo. And then, in the other day, is dagdagan nyo na yung volume hanggang sa masanin na yung tiyan niya sa panibagong dog food. At saka nyo na i-stop yung old na dog food. So, ganun yung pag-switch ng dog food sa aso. So, kailangan unti-untiin nyo hanggang sa masanay yung tiyan ng aso nyo. And second, guys, ito yung i-share ko sa inyo. Ano nga ba yung mga dapat nyong tignan or criteria sa paghahanap ng panibagong dog food sa mga alaga nyo. Hi everyone! So for today's video guys, magpapakain na naman tayo ng mga alaga nating aso, no? Pero sa ngayon kasi, pang ilang araw ko na ba sila napakain ng special dog food? Yes po, nagpalit po ako ng kanilang dog food. Ngayon, naghanap ako ng alternative na pwede kong ipakain sa aking mga alagang aso. Kasi sa pagpapalit ng dog food guys, ito lang i-share ko lang sa inyo. Kaya ako guys, ang ginawa ko, nag-research muna ako kung ano nga ba yung init, yung maganda sa aso, yung hindi masyadong maalat. Yun yung talaga dapat na ipakain nyo sa mga aso nyo, yung hindi masyadong salty. Kaya ako naman guys, ang nakita ko talaga na medyo abot ng bulsa natin, yung abot kaya, is yung special dog food. So, yun yung nakita kong pwedeng ipalit sa kanila. And then ngayon guys, pang 3 days niya tanila o pang 5 days. So, naubusan nila yung binili kong 1 kilo. And then lahat sila, pinakain ko. Miski si Bella, gusto niya yung special dog food na lamb and rice. Yung mga si Rabia, si Reker, si Tiny, si Mimi, at saka yung Aspin. Gustong gusto nila yung lamb and rice. Yun nga lang, kinain nga nila. Pero, chinek ko rin naman yung upo nila. So, yung pupo nila medyo basa ng onte. Pero, hindi naman basang-basa.
Kasi napaka-importante, i-check nyo rin yung pupo kasi baka nga nag-ataeng. Sainin na natin sila, guys. So okay, nakain naman nila. So sa ano, okay naman yung pupo niya. So ganyan ka buo pero medyo basa-basa ng konti. Ayan. So kailangan ko na rin linisin tong kanyang crates. Binabrush ko lang tong crates, guys, kapag nililinis ko. So guys, ito yung aking ipapalit na dog food sa aking mga alagang puppy. Kasi merong reason. Before, yung dog food nila is holistic puppy. Ngayon nga lang, dahil sa nagkaroon ng problema talaga. First, kung bakit ako nag-switch, kasi sobrang nagtaas na yung holistic puppy. Papalo na to ng 250 pesos per kilo. So sobrang mahal na niya na, guys. Second, hindi pa siya available. Napakahirap humanap ng holistic puppy. So kung may bili lang ako ng per kilo, 250, 2 kilo hanggang 3 kilo yung binibili ko. So pupunta pa ako ng sa Captimar. Sa Captimar kasi is 220, and then dito sa amin sa may ano diyan kakakunting lang ng bago, 250 naman. So nagtaas na naman. Dati 215 to 250 na ngayon yung per. So nag-research ako, syempre kapag mag-switch ka ng panibagong dog food nila, kailangan yung maganda rin yung quality, kahit hindi ganun kamahal. Pero kaya niya pantayan yung nauna mong dog food. So nakita ko tong lamb and rice. And then nakita ko rin naman yung ingredients, isa-isahin natin. So meron siyang calcium, phosphorus for strong bones, teeth, fur. Tapos meron din siyang omega 3 and 6 para naman yun sa may kanilang skin at balahibo. Tapos meron din siyang vitamins and mineral. So meron din siyang prebiotics. So mas maganda to pang digest. Ito kasi yung para sa prebiotics, para sa digestion, para mas ma-improve pa yung kanilang digestion. Antioxidant. Meron siyang yucca shidigera. Ang alam ko kasi, ang yucca shidigera ito yung nagpapalesen ng amoy sa pupo. Meron din siyang protein na 20%, tapos yung fats niya is 14%. Yung good fat to, tsaka protein. Tapos, for soft, shiny coat, high palatability, tapos high digestibility. So, ito yung mga nandito. Of course, ang primary na sangkap nito is lamb and rice. So, kailangan kasi, pag mamimili kayo ng dog food, of course, marami kayo kailangan i-consider. Una, kailangan yung price. So, second, yung availability. Third, yung ingredients or nilalaman ng dog food. Fourth, kung kakainin ba to ng aso nyo. Fifth, kung may kakahiyangan ba ng aso nyo itong dog food or yung pipiliin yung dog food. Kung pumasa kayo sa price, sa availability, tapos sa ingredients, so umokay kayo doon, then pag-check nyo naman, hindi naman nagustuhan ng aso nyo pang port, kasi nga, di ba, kailangan magugustuhan din nila, kakainin din nila, kasi sayang yung bibilin mong dog food kung hindi naman din nila magugustuhan. Sabihin na natin na nagustuhan nila tong dog food, yung pang peep, papasa ka ba sa pang peep? Kung magiging hiyang ba sila sa dog food na kakainin nila. So kahit kinakain nila to, pero hindi naman maganda yung effect sa kanilang katawan. So, of course, kailangan mo pa rin talaga mag-adjust ng pagkain nila, kasi baka magkaroon sila ng skin allergy or food allergy dahil nga sa dog food. Tapos minsan yung pupo nila, dahil sa hindi sila hiyang, is magtatai sila. Tapos hindi maganda yung digestion nila sa dogs kasi nga hindi sila hiyang. So kailangan yung 5 na to is pasok sa quality sa dog food na pipiliin nyo. And then sa akin naman, ilang beses ko na sila na try kumain itong special dog food. Yung
price niya kasi guys is yung isang ganitong 9 kilos, 9 kilo na to guys, na isang ganito. Pagbibili kayo ng isang buo nito is yung nakuha ko siya ng 1,140 lang for 9 kilos. Pero dito sa amin, merong binibenta 150 per kilo. At saka, yung dito naman sa kabilang pet shop is 140 per kilo. So kahit pa paano, nakamura na ako. Pag isang sako yung bibilihin ko, yun nga lang kailangan ko magbayad ng shipping fee. Special dog food na. So ang advice ko lang guys sa mga umibili ng sako-sako para hindi agad uuden or pasukin ng langgam or ng insekto yung mga dog food nyo is kumuha lang kayo ng maliit na plastic container or kung meron kayong dog food dispenser, mas maganda. Pero sa akin kasi guys, ang ginagawa ko, kilo-kilo lang talaga yung binibili ko para iwas din na mabukbok or magkaroon ng hamag yung dog food. So ang ginagawa ko, nagtatransfer lang ako dito. And then, ito nga pala yung ating special dog food na pang puppy. This is 9 kilos lang. So, hindi naman talaga ako bumibili ng sako-sako. Pero kung mapapamura ako sa sako, sa isang 9 kilos, so doon ako sa 9 kilos. Kasi yung per kilo guys ng special dog food ngayon is 140 to 150. Depende sa lugar nyo yung guys. No? Kailangan natin magpakain sa mga dogs natin. So ngayon guys, ito yung aking measuring cup. So ganito kadami yung pinapakain ko sa kanila. Yan, halos mapuno nito. 3/4. Depende sa laki ng aso. Kasi matatakot kung sila. Ayan. Ngayon wala naman akong problema sa pagpapakain sa mga alaga natin kaso kasi gusto naman nila yung dog food na special dog food. So yun na nga guys, so ito na yung papakain nating dog food sa aking mga alagang aso. At sa pagpili guys ng dog food, kailangan kahit paano masundan nyo yung 5 qualification sa pagpili ng dog food. First, yung ingredients ng dog food na ipapakain nyo sa alaga nyong aso. Second, yung availability. Kung pwede ba itong bilhin sa may bandang pet shop sa inyo, kung saang pet shop is available ba or madaling mahanap or mabili yung dog food na napili nyo. Third, yung presyo. So, abot kaya ba ng budget nyo yung dog food na bagong napili nyo? So, kailangan talaga iswak sa budget nyo. Lalo na sa panahon yan, sobrang taas na ng presyo ng dog food. At yung fourth, magugustuhan ba ng alaga nyong aso yung dog food na pipiliin nyo or makakainin ba nila para naman hindi maging sayang, di ba? And yung tip, napaka-importante rin ng tip, kung magiging hiyang ba ang alaga nyong aso sa napili nyong panibagong dog food. So kung wala bang magiging problema sa aso nyo, kung hindi ba siya magtatae or hindi ba maglalagay siyang balahibo niya. At yun lang po yung aking isi-share sa inyo about kung paano nga ba kayo mag-switch, kung ano nga ba quality or criteria ang dapat nyong isipin bago kayo magpakain ng panibagong dog food sa mga alaga nyo. At kung nagustuhan nyo itong video na to guys, so please thumbs up. Mga bago nating subscriber, so maraming salamat po sa mga bago subscriber. At kung bago pa lang po kayo or napadaan dito sa aking YouTube channel, so please support my YouTube channel, subscribe nyo na po yan. At i-hit nyo na rin po yung notification bell icon on para ma-notify nyo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa ating YouTube channel. And yan, kung meron po kayong question or suggestion, mag-comment lang po kayo dyan sa ibaba. At pwede nyo rin po akong ipalo sa aking Facebook page na Chitsu Pau Family. At pwede nyo rin po akong ipalo sa aking TikTok account na Janwi. Ayan. So, yun lang guys. At kung meron kayong question, huwag kayong mahiyang mag-PM sa akin sa Facebook page. Sasagutin natin yung question nyo sa abot ng aking makakaya. And maraming salamat sa inyo guys. So, yun lang. At see you on my next Dogs Caring Tips video. So, bye-bye. Try nyo na to guys. This is not a sponsor.